Anong klaseng negosyo ang barber shop? Magandang araw mga katropa at mga kapartiro. Ang bitsong ito para sa mga taong gustong magtayo ng barber shop at para magka-ideya na rin kung ano ang anong klaseng negosyo ang barber shop. Katropa, may siyam na tips ako para sa inyo upang malaman mo kung anong klaseng negosyo ang barber shop, anong mayroon at maganda ba ito o hindi. Tara, let's go! Walang hassle sa pagtanggap ng trabahante. Dahil natatandaan ko noon, pag nag-a-apply ako ng trabaho ng isang barbero, titestingan ka lang kung magaling ka na ba o hindi o marunong. Tingin nila magaling ka na, pwede ka nang tanggapin. Pero kung hindi, wala. Wala kang magawa. Kasi titesting nila sa'yo ng pagpagupit, hindi sado, hindi ka matatanggap. Kaya yun talaga ang barbisya ko lang, hassle sa pagtanggap ng trabaho. Maliban lang kung gumawa ka ng agreement. Suggest ko ang video ko na title, ano patukuhin ang barber shop? Part 3. Yung yun ang laman. Handle ng employees. Paano mo i-handle mga ilating isang tips ako doon. So nasa video yun kung ng reward system, penalty system. Saka madali lang simulan ang barber yun ang barber shop. Dahil hindi masyadong malaki ang puhunan. Suggest ko ang video no, ko ng title, How Much Capital Barber Shop. Meron kang matutunan doon kung magkano ang kailangang capital sa barber shop para sa mga small barber. Number 2, isang basis ka lang mamuhunan. Halimbawa, ang basis ka lang kung bumili ng pangko, salamin at iba pang mga bagay kailangan sa barber shop. At saka nga gamit ko, tanggupin kong maglilibre ka ng gamit panggupit. Sa suggest ko sa inyo ang video na ang title, ano ang kailangan mga gamit panggupit. Dahil sa video yun, malalaman mo kung anong mga gamit na kailangan panggupit. Saka iba pang mga gamit, mga bagay-bagay. Number 3, isang basis ka lang mamuhunan sa barber shop sa isang buwan. Pwede sa isang buwan, isang basis ka lang mangungumpra. Kaya walang hassle. Bibilihin mo na mauubos sa barber shop yung mga full post, tissue, alcohol at saka blade at iba pa. Kaya hindi masyadong hassle. Para malaman mo kung anong mga bagay sa barber shop na kailangan, kailangan mong bilhin kapag magtayo ka na. Video akong isasasi sa iyo, ano ang kailangan mga bagay para sa barber shop 1 at part 2. Dahil kapag darating ang panahon na magtayo ka na riling barber shop, may idea ka na kung anong mga bagay na kailanganin sa barber shop o hindi kailangan. Number 4, pwede kahit saan. May negosyo ba nga hindi pwede kahit saan lugar? Ibig sabihin, kahit saan lugar, kahit saan barangay, kahit saan lungsod, kahit saan syudad, pwede. At madali siyang itayo dahil hindi masyadong malaki ang kapital. Isasuggest ko sa iyo ang video na ang title, sana kung magtatayo ng barber shop. May 5 tips doon. Sana doon na kung saan ka pwede magtayo. Sa klaseng mga magagandang lugar na pwede mong tayo. At kalima, pwede sa bahay nyo lang na mag-barber shop kapag maraming tao sa paligid mo, maraming tao sa lugar nyo o sa barangay nyo. Ang video na ang title, paano malalaman ang mga tao ang barber shop mo? Yung yun, marami kang matutunan. May mga paraan doon kung paano malalaman ng mga tao kung saan ang barber shop mo. At saan ako magtatayo ng barber shop? Marami akong tips doon, panoorin mo na lang. Tanong, bakit ko na lang sasabihin dito? Ito pa para malaman mo, sinasuggest ko lang ito kasi pag dahil hindi ko tapos dito eh, kulong na lang. Kasi pagsasabihin ko pa dito, taas ng panahon na pag-i-discuss ko. Kaya panoorin mo na lang. Ayaw mo, diwak. Ganyan mo lang ito para dagdag sa iyong kalaman. Kanim, mas maganda kung barbero ka na magtatayo ka ng barber shop. Kasi pag nagtatayo ka ng barber shop, tapos barbero ka na, marami ka na. So, kilala ka na. Kaya isasuggest ko sa iyo kung saan video, kailan ako magtatayo ng barber shop at saan ako magtatayo. Panoorin mo ang dalawang video yun. Number 7, pwede wala ng cashier. Ang tropa ang negosyo na barber shop, hindi ka nang walang cashier. Isasuggest ko sa iyo ang video, ano patakbuhin ng barber shop, part 2 at part 3. Sa part 2, mga strategies sa pagninegosyo, paano padamhin yung mga customer mo, paano ka magustuhan ng mga tao. Saka sa part 3, paano ka mag-manage ng iyong mga taohan. Barber shop kapag walang, bakit pwede walang cashier? May paraan akong ituturo sa iyo. Wala dito. Mag-guhit-guhit ka lang. Bawat barbero mag-guhit-guhit sa salamin nasa harap nila. Pero may isa kang inuutosan na tagapaglista katapos ng gupit kahapon. Kahit wala ang cashier sila, pero may isang tagapaglista. Bakit nasa salamin? Kasi makikita ng isang na pinagkatiwalaan mo kung ilan na ang gupit nila. Kasi kung sa gupit nila, kapag tumingin pa yung isa sa gupit nila. Kaya sa salamin, palagi kada bawat tapos pag-gupit, dahil alam ng mga kasama niya na may isang inutosan na magtingin sa kanilang mga gupitan. Sa ganong paraan, malalaman agad kung nalista ba o wala. Pwede kang gumamit ng chalk sa salamin. Pwede rin full boss lamang o powder. Number 8,
Habang tumatagal ang barber shop mo, lalong dumarami ang iyong mga suki. May barbero kang dalawa lang, pagdating ng 6 months to 1 year, mas mabuti pa, nagdagan mo ng dalawang barbero. Kasi ang barber shop, ang barbero, pag may suki na yan, na loyal, hindi na yan pumunta sa iba. Sa ikukumpara mo sa ibang siyon na kapag wala ang sindira, okay lang. Barbero, kapag wala ang barbero, mahirap yan. Kaya pwedeng bumalik yan bukas. Ang sari-sari, kung walang tao hindi bukas, pwede lang yan sa iba. Pero ang barbero, masusuki na yan. Hindi na yan maghahanap ng ibang barbero. Bueno, pwede rin magpagupit sa isang bisis kung babalik yan. Kaya habang tumatagal, alam marami kasi yung isang suki ng isang tao, may mga kamag-anak yan, may kaibigan, magulang, may kapatid. Isasuggest ko sa iyo ang video na ano patakbuhin ng barbershop part 1. Nandun sa video yun ang paraan sa paglilista ng mga ginugupitan sa barbero. Hirap ang salita magtagalog. Bibigyan kita ng example. Halimbawa, may 50 head ka bawat araw sa buong barbero. Apat na barbero mo or dalawang barbero. 50 head. Hati kayo sa tag 20. 20 ka per head. Ang kita mo, 50 head equals 1,000. Ibig sabihin, 1,000 ang kita mo bawat araw. May income kang 3,000 sa loob ng isang buwan. Babawasan yan sa mga expenses, ng upahan, mga kuryente. Magpalagay na lang natin na mayroon kang 50,000 loob ng isang buwan. Kaya walang hassle, di ba? Ang maraming kinikwinta, di ba masyadong malaki ang kita mo. At least, wala kang hassle. Nagkasuggest ko lang, kung aray mayroon kang CCTV, kapag wala kang kasir, magkikwinta mo ang kung ilan lahat. Ilan. Ang nagugupita nila sa buong araw. Bigyan kita ng idea, paano mo makikita sa cellphone mo lang ang barbershop mo. Magkikita ng CCTV at saka wifi, online wifi. Manap ka ng mga taong eksperto na magkakonek sa wifi to cellphone mo. Kapag nasa malayo ka o kahit sa ang lugar ka na malayo, kahit na sa likod ka lang ng bahay nyo sa CR, makikita mo ang barbershop mo. Mamonitor mo sa kahit na anong oras, ano ang status ng barbershop mo, mayroon bang tao, lumayo bang tao mo. Yung CCTV na remote, kahit isa lang, at saka nakaharap sa salamin. Kasi pag nakaharap, tapos wala silang kasir, ikita mo yung lista ng bawat barbero, ilan na ang nagugupita nila. Kaya maganda ang negosyo na barbershop para sa akin. Pangsiyam, ang bagay na mahirap sa barbershop. Sabihin ko lang sa iyo ng totoo ha, sumukan ko noon na alis na ang tauhan ko. Wala akong magawa kasi kahit na anong klaseng pagwawantin ko sa ugay, hanap ko ng tauhan, wala akong tao makita. Ang barbero, ito ang masasabi ko sa pagninegosyo ng barbershop. Mahirap hanapin ang iros, mahirap hanapin ang trabahante. Kunti lang ipinanganak na barbero. Saan may isang barangay na maraming magugupit, maraming barbero. Pero, practice pa lang. Kaya, pag marami ka ng barbershop, dalawa na, tapos hindi ka pa barbero, mahirap yan i-handle kasi walang magkita ng trabahante. Isasuggest ko sa iyo ang video na kung title paano tatakbuhin ang barbershop, part 1 o part 2, makikita mo doon paano ka hanap ng barbero, part 1. At paano ka magkaroon ng barbero na tumatagal. Saka makapaghanda ka ng barbero. Maaari panoorin mo ang part 3. Ito ang mga tips ko sa iyo pag nag-uupa ka na ng pwesto. Ari ng pwesto. Dalawang klaseng galit. Ito galit na pag sa tingin niya umaangat na marami ka ng customer, iingit sa iyo at maaaring taksan masyado yung upa. Ito realidad to ha. Saka natin alam na mga iba nagpaplano na na sila na magkahanap. Sila na maghanap ng barbero kasi malakas na marami ng customer. Kaya minsan yung iba, hindi ka na maka-extend. Kapag kung may nag-usapan kayo or agreement na hanggang isang taon ka lang, hindi ka na maka-extend. Kaya kapag gumagawa kayo ng agreement, maaari malagay doon sa agreement na pwede ka maka-extend. Mayroon rin iba na wala ng agreement kung hanggang saan. Baga, ibig sabihin lang, hanggat gusto nilang kunin, makukuha nila agad yung pwesto. Meron rin ibang may-ari ng pwesto na saya sila kapag umasinso ka. Kumbaga, support sila sa iyong mga ginagawa. Inggitera, puro inggitero, minsan, hirapan ka. At saka, isang tip ko lang, maaari, medyo malalaki-laki yung pwesto mo para pag maraming customer na rating sa pwesto mo, servicion area. Kaya hanggat maaari, huwag mo sabihin sa may-ari na malaki na kita mo. Kung nagtatanong na siya na lumalakas na, sabihin mo ganun pa rin. Ito ang tanong ko sa araw na ito. May natutunan ka ba sa vlog na ito? May natutunan ka sa ang party? At saka, i-comment mo lang ito ba? Importante yung malaman ko kung ano ang mga natutunan mo. Ito ang payo ko sa gustong magtayo ng barbershop na tropa. Wala tayong magagawa. Walang isang tumutulong sa atin na nasa sa itaas. Kaya magdasal tayo hanggat maaari. Ipaubayan natin sa itaas. Saka yung mga barbero, payo ko sa inyo, kabiit kayo sa inyong trabaho para lalo kayong tumatagal. Lalong gumaganda ang buhay nyo. Isang kasabihan kapag tapat ka na tao at masipag,
malaking porsyento na masinso ka sa buhay mo. Shout out sa mga Tagalog pamilya, si Silma, si Emma, si Norma, itong mga second cousin ko. Tsaka kung gusto mong pasat out, mga comments ka lang, hashtag SatsTV pasat out. Maaari kang bumisita sa aking channel, SatsTV. Marami akong mga video about Arber Tutorial ang madagdagan ng iyong kaalaman. Ka pwede mo kung kontakin sa aking mga social media, Facebook page at saka Instagram. Ilalagay ko na lang sa baba ang link. At huwag kalimutang mag-subscribe, like, at i-hit ang notification bell dahil mag-upload ako ng isang video sa isang link or dalawa. Peace out!